Magandang buhay po sa lahat. Magandang buhay, Father. Kumusta po kayo? Ito pa rin tayo, naka-lockdown. Ingat pa rin tayo kasi hindi pa tapos ang pandemya. So, kunting tiis. Pero tiis-tiis pa rin, no? Hindi talaga kunti kasi delikado pa. So, ang tema ng ating novena ngayon sa araw na ito ay Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ina ni Kristo at Ina ng Simbahan. So kung titingnan natin sa Ebanghelyo, lalong-lalo sa Ebanghelyo ni San Juan, si Maria ay nakatayo sa paanan ng krus habang sinasabi sa kanya ni Jesus, "Woman, behold your son." At para sa kanya, kay Maria, ito ay isang napakahalagang sandali dahil ibinili ni Jesus ang kanyang minamahal sa kanyang anak. So ito'y napakahalaga sa kanya para kay Maria. So ang alagad na walang pangalan, ang minamahal o tinatawag nating beloved ay kumakatawan sa lahat na sumusunod kay Jesus. Ito ay kumakatawan sa ating mga Kristiyano kung saan inilalagay tayong lahat ni Jesus sa mapagmahal na pangangalaga ni Maria bilang kanyang mga anak. So ibig sabihin, we are beloved children of God and we are also beloved children of Mary. So as Christian, we are blessed enough to be called beloved or minamahal, being entrusted to the motherly care of Mary, the mother of Jesus, as well as our mother too, being the church. Dahil tayo ay simbahan. Tayo mga Kristiyano, tayo mga tao na sumusunod kay Kristo ay simbahan. So ibig sabihin, si Maria ay ina ni Kristo, si Maria din ay ang ating ina, kung saan tayo ay ang simbahan. So the question is, do we feel beloved right now or do we feel alone in the world? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, are we really feel it na we are beloved or do we feel alone in the world? So sa pagtingin natin sa buhay ni Maria, ang ina ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesus Cristo, makikita natin time and time again kung paano muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang tiyak na kalooban kay Maria at kung paano natin, tulad ni Maria, maaasahan na muling kumpirmahin ng Diyos ang kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin upang palagi nating makikita, mararamdaman, at matatanggap ang pangako, mga pangako at pagkakaloob na mayroon siya para sa atin bilang kanyang mga minamahal. Kadalasan kasi, tayong mga Kristiyano ay maaaring makawala sa ating sarili mula sa ating pagiging minamahal. Most of the time, minsan ay may pagkakataon, may tendency tayo na mawawala tayo dun sa landas ng pagiging beloved, no? Dahil maraming nangyayari because we are easily depleted of the many circumstances around us, especially today, especially nowadays. We encountered in life like this uncertain situation we have because of the pandemic. Pero kung tutusin, nananatili pa rin ng ating pananampalataya at kumakapit pa rin tayo sa Diyos kahit man tayo pasaway, kahit man tayo ay lumalayo sa Diyos, pero nakikita pa rin, nakikita at nararamdaman pa rin natin na yung pananampalataya ay nandyan pa rin. Yung pananalig natin sa Diyos, kumakapit pa rin tayo sa panalig natin na ang Diyos ay nasa atin sa panahon na ito. Actually, God never abandons us. Hindi lang natin siya pinayagan na mag-dwell in sa atin sa panahon ngayon. Dahil nga, as human being, marami tayong iniisip, marami tayong nararanasan. At gulong-gulo ang ating isip at puso, distorted. Kaya nga minsan, hindi natin mararamdaman na ang Diyos, He never abandons us. Kahit man tayo ay may pagdududa at distorted ang claim ng ating pagiging beloved or minamahal, God loves us still in many ways. At binili niya tayo sa kanyang mahal na ina. Hindi dapat tayo mangamba at magpatuloy lang na sumasamo sa makalinga at makainang gabay ng ating mahal na ina. Dahil ibinilin tayo ng Diyos sa Kanya bilang Kanyang anak. Kaya tayo ay nagiging beloved dahil mayroon tayong ina na ina din ni Jesus at ina nating lahat
bilang simbahan ng Diyos. Ang pagiging beloved natin ay isang pribilehiyo para sa ating lahat. Kaya gamitin natin to, no? Gamitin natin to because this is a privilege that God given to us. Na lahat po tayo ay beloved. So dahil naging kabahagi din tayo sa misyon ng Panginoon sa sanlibutan. At bilang kabahagi sa misyon at isang beloved children of God, the same will of God entrusted to us sa buhay natin dito sa mundo. Katulad din sa kaloob na biyayan ay pinagkaloob ng Diyos kay Maria at tinanggap ng buong buo. Sana din tatanggapin natin ito ng buong buo at yakapin natin itong pagiging beloved natin. Sa kabila ng mga nangyayari sa mundong ito, hanapin natin ang Diyos, no? Sa mga uncertain situation na naranasan natin ngayon. At hanapin natin yung biyaya na ipinagkaloob sa atin, yung being a beloved of God, being a beloved children of God. At in that way, ay mahanap din natin yung ating sarili at madadala natin yung sarili doon kung sino ang inatasan niyang maggabay sa atin at mapangalagaan tayo. At yun ang kanyang mahal na ina. Ina ni Jesus at ina ng simbahan. So kaya buong puso din natin ipagpatuloy at dalhin ang kalooban na ipagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano na maging kabahagi sa kanyang misyon. Sa taong ito, sa panahong ito, mahirap talaga gampanan ang misyon na mayroon tayo dahil limitado ang ating kilos, di ba? No? Nag-iingat tayo at walang kasiguruan ng ating kaligtasan. Pero inaanyahan pa rin tayo na ipagpatuloy yung misyon na mayroon tayo, yung ipinagkaloob sa atin ng pagiging beloved para ang lahat din ay mararamdaman na beloved sila. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, kailangan ng bawat isa ang ating presensya. Kailangan ng bawat isa ang presensya ng Diyos. So ibig sabihin, kailangan maramdaman ng bawat isa that we are beloved children of God. At nandyan po si Maria. Ibinilin po sa atin. Tayo, binilin po tayo kay Maria upang maalagaan tayo at masusubaybayan sa misyong ito, sa paglalakbay ito ng buhay. So nasaan ang presensya at himplo ng mahal na Birheng Maria ang maging gabay at panuntunan natin sa ating pagsusumikap na magampanan ang ating misyon at mapanatili nating mapangawakan ng biyaya ng pagiging beloved niya. Na ang pagiging beloved at anak ni Maria bilang simbahan ay yung mahanap o ma-recognize natin ang kalooban ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. In this way, we will be blessed by knowing that our God is not only faithful to His promises as He was with Mary, but if we really hold on to Him, He is behind us every step of the way on the path towards eternity. God has made it possible for us through Mary to know Him and experience an amazing change in our lives too. We too, like Mary, can be part of God's plan or mission to each and every one of us that is to discover how we can find peace with God in these difficult times and how can we be an instrument of His love to others into this uncertain world we have at the moment. So like Mary, she was and is present in these days of the pandemic near to the people who unfortunately have concluded their earthly journey all alone without the comfort of or the closeness of their loved ones. Mary is always there next to us with her maternal tenderness. As what Pope Francis said, Mary is there praying for us, praying for those who do not pray, to pray with us because she is our mother, to whom Jesus entrusted us, all of us, but as a mother, not as a co-redeemer, as mother to us. So ibalik ko yung tanong kanina, do we feel beloved right now or do we feel alone in the world?
Ang sagot ay nasa bawat isa sa atin. Pero ang alam ko, hindi tayo nag-iisa at hindi natutulog ang Diyos sa panahon na to. Dahil andyan ang kanyang ina at ang ating ina na nagdadasal at naggagabay sa atin. As beloved, we too, like Mary, can take care, pray, and extend help to one another. Amen. Birhin ng banal na puso ni Jesus, ina ni Jesus, at ina ng simbahan, kami sumasamo sa iyo at ipanalangin mo kami. Amen.